Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang, I'm from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. October 7 to 12, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring vice versa, maring energy mo, energy ng person mo, energy ng lapit sa puso mo, nangyari, or mangyari pa lang. Use your intuition, dawakan natin ating isipan, tandaan mo, hindi mo to personal reading. Okay? Kunin mo lang ang sa'yo. May mga successful na mangyayari sa buhay mo kung magkakaroon ka lang doon ng magandang plano or ipupush at effort and i-hard work mo itong bagay na to. No? Meron din daw tao dito na may masamang balak o may ginawang masama against you. Maybe you are dealing with a dark complex, dark hair, relationship with the man with a dark hair complexion or hair. Yan. Parang ikaw ito. And then sinasabi nito, may mga heartache na magtatapos na, na matagal nang nararamdaman mo na magtatapos na. With comes sa lili kasi, this is a spiritual love. Siguro mas more mo mamahalin at magpo-focus ka ngayon sa sarili mo, mas more ka na ngayon na magiging matured. There's a maturity. Kung maga may mga sitwasyon na maiintindihan mo or iintindihin mo. No? And sinasabi rin dito na kailangan mo din daw alagaan yung sarili mo. This is yourself, di ba? Kailangan mo rin alagaan yung sarili mo. Kung maga, this is a nest kasi. Kung maga, alagaan mo yung sarili mo, be matured, focus to yourself para matapos yung mga pinagdadaanan mong bagay ngayon, situation na hirap, no, magmumuo ka uli ng sarili mong pugad at protection sa buhay mo against sa mga tao pa na mananakit sa iyo if ever na magkaroon ka muli. No, tingnan natin. And we have the ring, the book, and the woman. May woman, no? Maybe ikaw to or you are dealing with the woman. Woman, siguro may mga sitwasyon ka na pinag-aralan mo. Kasi may tao dito na maaari may secret or masikreto. May lihim na gusto mong alamin. May mga mystery na gusto mong i-research or alamin. Maaaring you have a dealing with the person na woman na may mga question or may mga quarant kayo or ikaw ito. And then siguro there's a commitment ako nakikita na nagkakaroon ng promises. No, sa nakikita ko dito. Ang iba dito, commitment with the relationship, partnership, or trabaho, or pagkakapirahan. May deal at saka kontrata ko nakita dito. May mga cycle ng buhay mo daw na maaring mag-upisa at matapos. Ibig sabihin, kung sa when it comes to yourself, you need to commit yung sarili mo kasi you have the maturity, di ba, in daily. You have to commit more to yourself para mas makita mo yung sarili mo, no, sa nakita ko dito. Pag-aralan mo maiki, mga bagay-bagay. Iba dito may nagsakape. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. Iba dito is may inaaral o nag-aaral kayo, nakita ko dito. Parang meron kayong nire-research, inaaral, baka mahili kayo magbasa, or may mga inaalam kayo na unknown situation, ganyan. Source of knowledge nga, ganyan. Tingnan natin ang iyong energy, Taurus. Energy ni Taurus. Taurus energy. Okay. Tingnan natin. Okay, may mga ang energy mo this week is pagsasaayos, no, ng isang bagay, either pera, financial, or sarili. Kasi nakikita ko sa ito, you are weak. Handa yung sitwasyon na nagkaroon ng either nawala ng may panghihina, no. Maaring may nagkaroon ka ng nagkaroon na sa iyo or magkakaroon sa buhay mo ng limitation or mapipressure ka sa buhay mo. Nakakaharapin.
no? Trabaho, pera, relationship, no? And then, kumbaga, may mag-i-end na isang situation sa iba. May sitwasyon na kailangan ayusin, may mga sitwasyon na, kailangan i-close, no? Na kailangan mag-revert. May mga, meron ditong tao na hindi kayo pwede because walang value. Hindi ko nakikita na vina-value ka or vice versa tayo, no? May taong hindi nag-value sa'yo. Maraming may tao dito na naging sinungaling, may tao dito na selfish, may tao na insecurity, may tao na nag-lie, naging unfaithful, moody, may tao na nasungit eh, actually. Hindi ko alam kung may, there's a trouble, nagkaroon ng troublemaker sa trabaho, sa karelasyon, ganyan. Kumbaga, yun ang energy mo. Pagsasaayos with come to yourself. Ibalik mo yung confident mo at ibalik mo yung dating ikaw kasi kung may mga sitwasyon na nangyari na hindi mo naramdaman, kasi may naiwan sa ere. You need to accept. Kailangan di kasi ito na acceptance. Nagkaroon ng rejection sa'yo. You need to accept yung situation at mag-focus ka sa sarili mo para maibalik mo yung dating ikaw. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ang tingnan natin ang paparating sa'yo. Anong paparating kay Taurus? Talaga. Ano po yan? Okay. Ang paparating sa'yo is unexpected, no? May mga mangyayari or nangyayari, unexpected emotions. A painful emotion, mayari may nalaman ka katotohanan, a storm, mga deep hurt, disappointment, mga sitwasyon na may tao nagsinungaling o naglihim, may tao na nagkaroon ng hidden or sikreto, may mga delusion, may mga situation na naging mystery para sa'yo. Maaaring hindi ka rin, hindi ko alam kung night shift ka, baka kulang ka sa tulog. May sitwasyon na you need to heal, na kailangan mo mag-trust ngayon sa sarili mo. And nandun nga, unexpected na hindi pagkakaintindihan, maaaring magkaroon ng conflict sa iba, lungkot, makakaranas ka raw nun. Trabaho, pera man yan, relationship man yan, hindi parating sa'yo mga problema. And sa ngayon kasi, ano, you need to value yourself, mag-itoto ka sa sarili mo. And then, kailangan mo ngayon ng mental clarity. Yan, may mga sitwasyon na maaring trauma, nagkaroon ka na ng trauma, emotional pain, nagkaroon ng may ini-remove sa'yo, may mga sitwasyon na iniisip mo gabi-gabi, depression, unhappiness, heartache, mga ganyan. Tears, sadness, yun nakita ko sa'yo. And then, kung saan man itong parte ng bumi. Ang nakita ko rin dito, gano'n, may iniisip ka raw or vice versa tayo. Na kailangan mo ngayon kasi ano eh, is a new journey. No? Kailangan mo magkaroon ng clarity talaga sa buhay mo. You need to concentrate to make a new beginning, to make a new journey sa buhay mo. No? Kumbaga, you have an idea sa isang situation pero hindi mo alam kung paano mo umpisahan kasi nalilito ka. Hindi mo alam paano mag-umpisa sa ngayon. May ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Halimbawa, dito, may gusto ka i-forsue pero natatakot ka kasi hindi mo alam kung magiging okay o hindi. Mga ganun. So, iba ganun. O kaya may mga malalaman ka katotohanan, din makakaroon ka ng painful situation. Ganyan. Unexpected. May mga unexpected situation na mangyayari sa'yo. Ingat ka sa matatalim na bagay, ah. Na may dugo pa sa may dugo ko something ganyan. Tsaka, focus sa red flag. No? Mag-focus ka doon. Kasi, maaaring isa yun. Kumbaga, may mga painful na situation kang mararamdaman kung ano mang parte ng buhay mo yun. Sa buhay mo. Tingnan natin na ang dapat iwasan. Napapahinga ako sa iyo, ah.
sa ngayon kasi hindi ka masaya, no? Yes, there's a separation nga, ano, we have the three. Kumbaga, ibig sabihin, nagkaroon or magkakaroon ng separation. Someone backstabbing, no? Sa nakita ko dito. Hindi to yung sitwasyon na nagkaroon ka ng anxiety, there's a stagnant. Stress ka eh. You want happiness, syempre. Andiyan nakikita ko sa iyo, dasan. Kumbaga, andiyan yung sitwasyon na masaya ka, pero deep inside, hindi. No, may pain ka na nararamdaman. Iwasan mo daw yung mag-focus dun. It's time to make a new horizon. Dadaan ka daw sa ngayon kasi you have no plan. No, sa nakita ko, you have no plan. You feel incomplete. May mga sitwasyon na nagiging impatient ka. Na may mga sitwasyon na kakaroon ng delay sa'yo. There's a frustration na si-setback ka sa isang bagay na pain. No, hindi ito yung sitwasyon na naghahanap ka ng tamang direction sa buhay mo. Pero siyempre, iwasan mo yung walang magawang plano at yung maghintay at maging tamad or hindi kumilos sa buhay. No, huwag kang mag-focus sa pain. Try your best na to create again yung sarili mo. You need to jump to your fashion, no, sa nakikita ko ito, para makita mo yung success and happiness mo sa buhay mo. Kumbaga, huwag kang mag-focus sa mga nangyari na. Love. Alam niyo naman ang love, diba? Love is sa lahat. Tingnan natin, kamusta sa love si Taurus? When it comes to love, Taurus. Okay. Thank you. Okay, when it comes to a love, meron tao dito na sinunod niya yung nararamdaman niya. Yes, may tao na liar, dishonest, babaero, lalakero, sneaky person, masinunod niya yung gusto niya. No, nagkaroon ka ng mga missed opportunities. Kumbaga, this person is maaring mahal mo siya, pero hindi ko nakita na nagkaroon sa inyo ng beginning or nagkaroon ng magandang positive situation sa inyong dalawa kasi nandito siya. No, sa nakita ko. Or vice versa tayo, yun ang nakikita ko. And then, may mga missed opportunities din na nangyayari sa buhay mo, no? Na nagkaroon ng takot, nagkaroon ng negativity, nagkaroon ng distraction when it comes sa inyong relationship. Yun ang nakita ko dito. Ano pong mangyayari dito? Sabi dito, make a new direction, no? Magaan dito yung sitwasyon na sa ngayon kasi ang dami mong struggle, problem, ang bigat ng nararamdaman mo sa ngayon, no? Kasi hindi mo in-expect yung sitwasyon na to na mangyayari sa nakita ko. Kaya hindi yung bigat or responsibility na hanggang ngayon is bit-bit at bitin pa. Kaya nakita ko sa'yo, hang ka pa. Wala ko pa, hindi ko pa nakita yung action mo to move on or to make a new beginning sa nakita ko to. You still hang. Nagsiguruhan din pa yung you're waiting for something. Answer, revelation, or waiting for an enlightenment. Kasi nakita ko to. You need to surrender kasi eh. Make a new direction. 7, siyempre sinasabi to, make a new direction. Kailangan mong i-accept yung mga bagay na dapat i-accept. You need to sacrifice. Kasi, kung alam mo na hindi naman nag-growth o hindi nagiging mabuti yung relationship na to, kailangan mo isakripisyo yung sarili mo in a good way. Hindi yung maghihintay at maghihintay ka lang sa walang kakahinatnan kasi walang growth ang nakikita ko dito. Puro problema. Puro responsibility at bigat na mararamdaman mo dito. Pero it's up to you naman, syempre, advice ko lang yun. Si ate, nakialam na naman. Pakilamera talaga si ate. Advice ko lang yun. Pero nasa inyo pa rin yun. Tingnan natin ang advice. Ito na si universe ang mag-a-advise.
Bakit po? Okay, thank you po. Okay. O, diba? Ganun din, sinabi ni Universe. Okay. Sabi ni dito, the advice is ano eh, sabi dito, slowly but surely, you need to move on. You need to be independent. Mag-focus ka sa trabaho mo, stability mo, you need to abandon it. Ano, abandon something na nangyari sa buhay mo, sa foundation na yun. You need to release yung sitwasyon or you need to escape sa isang sitwasyon na nakapagpapatrap sa'yo, no? Na nakapagpapastak sa'yo kasi nagkakaroon ng restricted. And kailangan din ng clear mind, mental strength, saka you need to take in control din yung sarili mo. Sa nakita ko, be independent kasi there's more blessing na darating sa buhay mo. Pahalagaan mo ngayon yung sarili mo, pahalagaan mo ngayon yung meron ka ngayon, pahalagaan mo ngayon yung ikabubuti ng buhay mo. Renewal. This time to renewal. Mahalaga ka and then release, escape dun sa sitwasyon na ito. No, huwag kang maghintay na biglang magbabago ang lahat. No, sa nakita ko dito. Abandon. Kumbaga, nagkaroon kasi na unexpected, ano, nagkaroon ng mga unexpected, unexpected. Nagkaroon ng mga ganun, mga crisis, destruction, damage, tsaka calamity, kung ano man yan. Nagkaroon ng mga revelation kasi sa nakita ko dito. And yun nga, maging independent ka na lang, slowly but surely, na kailangan mo abandonahin going towards sa bago. Sa nakikita ko dito, no? Halik nga, anak. Buti pa tong anak ko, eh, oh. Halik nga. Bango-bango naman. Yun ang nakita ko sa'yo. Yun ang advice din. Hindi ko naman nakita. Advice pala yun. And, syempre, don't give up. Keep fighting. Keep moving. You are the survivor. No? Sa nakita ko dito. Kahit you have a deep wound, you have a battle na tinatahak sa ngayon, keep fighting to fight and move on. No? Sa nakita ko dito. Arigato namaste. God bless.